Hi everyone! Hi vlog! Magandang oras! Saan dako man kayo ng mundo ngayon, samahan po ninyo ako ulit at mag-update po tayo sa aking rooftop garden at ikikwento ko po sa inyo ang tungkol sa aking sitaw na sa sinasabi nila na kapag ito daw ay tinalbusan na, ay hindi na magbubunga. So ukol sa aking tunay na karanasan dito sa aking rooftop ay ipapakita ko po sa inyo at ikikwento ko anong nangyari sa aking sitaw sa aking pagbabalik. Sa ating pagpapatuloy, please like, subscribe, and click the notification bell para sa susunod may bago po kong upload ay manotify po kayo. Maraming salamat po! Aking sitaw, kung makikita ninyo, ay ang taba niya. Kasi tinalbusan ko po siya. Kasi mas gusto ko po kasi ang talbos na ihahalo sa alugbati at saka sa saluyot. Mas masarap kasi yon. Kaya hindi ko siya talaga intensyon na pabungahin. Kasi sabi nga nila, kapag pinutulan daw ang sitaw, hindi na po siya bubunga. Pero kung makikita po ninyo ito, mayroon po siyang maliit na bunga dito sa dulo. Kung makikita po ninyo. Ayan po, oh, yung maliit dito sa kaliwa na maliit na yon, bunga po niya yon. Ayun, ngayon ko lang po siya nakita na nagkaroon pala siya ng bunga. So nagtaka nga ako, akala ko kasi hindi ko iniisip na magbunga talaga siya. Kasi nga tinalbusan ko siya, ito pa ang isa, ayan o oh. Yun, itong sitaw ko kasi hindi ito yung kagaya ng ibang sitaw na mahaba. Kaya ganyan lang ang bunga niya, oh. Ito pa ang isa. Oh, ayan. May bunga talaga siya, diba? So tinalbusan ko po yan, ilang beses na ako nagtalbos yan bago ko nakita na nagbunga pala. Ngayon ko nga lang siya napansin na nagkaroon ng bunga. Ito pa ang isa, oh. Diba? So, nagbubunga pala talaga siya. Kahit natatalbusan siya. Ayan, kung makikita po ninyo. Marami pa po siya. Ayan, mayroon pa palang isa, oh. Marami pala siyang bunga. Oh, ngayon ko lang kasi nasilip na nagbunga siya, eh. Oh. At, sa tingin ko, mayroon pang iba. At nag-ano pa pala siya, oh. May bulaklak pa. Marami pang bulaklak na sumusunod. Magbubulaklak pa pala. Ayan, ayan. Kung makita, may bulaklak. Ayan, tumutubo ang kanyang mga bulaklak. Ayan. Marami siyang mga bulaklak. Marami pang susunod na bunga pala. Ayan, ayan, ayan. Maghanap pa tayo ng iba dito kung mayroon pa. Sisilip-silip tayo. Ayan, mayroon pa doon sa dulo. O, ayan, ayan. Nag-aano siya. Nagpo-form na ang kanyang bulaklak. At sigurado ako na siyempre, mamumunga na yan. Ayan, ayan. So, yan po. Ukol sa aking karanasan, na ang sitaw na kahit napuputulan, o what I mean is, tatalbusan po natin ay bubunga pa rin po pala talaga siya. Ito pa o, mayroon siyang ano, mayroon siyang tumutubo ng mga ano, na mga bulaklak. Isang puno lang po yan, dyan sa isang tabi. Kasi wala po akong masyadong lugar na paglalagyan sa kanya. Kaya, dyan lang sa isang tabi ko siya itinanim. Isang puno lang yan, pero tingnan po ninyo. Humaba siya. At, nagkaroon siya ng bunga. Kahit na tinalbusan ko siya. Lagi ko siyang tinatalbusan. Ilang beses na po ako nagtalbus dyan. Kasi, mas gusto ko po ang talbus kasing ihalo. So, itong bunga niyang ito, patuyuin ko na lang to para maitanim ko na lang siya sa susunod. So, yan po ang aking magandang information sa inyo tungkol sa sitaw na sinasabi nila kapag tinalbusan ay hindi na siya bubunga. Ang aking sitaw, kahit na tinalbusan ko po siya, ay nagbunga po siya. Ito naman po ang aking kamatis at hanging po siya kasi wala na siyang lugar sa ibaba na pagtaniman kaya dito ko na lang po siya nilagay. Tinanim ko siya sa aming maliit na takori. Sa luma naming takori. Ayan, medyo may bunga na siya. Sumisibol na po. Ay, what I mean is yung kanyang bulaklak. Sumisibol na po siya. Ayan, at sana matuloy ang kanyang bunga. Bago po tayo magtapos, iikot ko po kayo ulit sa aking rooftop garden. Thank you.
ang bunga ng aking mustasa. Kapag tumanda na po ang mustasa, siya ay nagbubunga na. Maganda yan para may pangnanim naman ako na bago. So, ang aking sibuyas, ang ganda tumba-tumba na dahil sa sobrang katabaan. Ayan, ang mga saluyot. At ito po ang aking talong. Nakahang din po siya kasi wala na po talaga silang lugar sa ibaba. Kaya, hanging na lang para maka-enjoy naman tayo sa talong. At ito po ang isa. Mayroon na po siyang bulaklak. I-share ko sa inyo later on kung magbubunga siya. Kung ano ang itsura ng kanyang bunga. Yan po kasi ang exciting dito sa aking garden. Kasi binabantayan ko ang mga development nila. Dahil hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod. Kaya, yun. Nakakatuwa lang po talaga. Ito ang aking alugbati na kinikwento ko sa inyo doon sa una kong video. Na siya ay bunga. Hindi siya ang tangkay. Nabuhay siya na bunga ng mga dati kong mga alugbati. Ayan, wala naman palang pinagkaiba po sa ano, sa tangkay at saka sa bunga. Umaakit din pala at gumagapang ang bunga. Ayan ho. Kung nakita ninyo doon, nasubaybayan ninyo yung video ko, sinasabi ko noon kung anong pinagkaiba ng bunga at tangkay. Sa unang tubo lang po may pinagkaiba. Kasi kung ano siya, parang yumayabong siya na akala mo hindi siya gagapang. Pero gagapang din pala siya. Ayan ho. Gumapang rin siya. So, nilagyan namin siya ng ano, ng gapangan para makaunat-unat naman po ang kanyang mga tangkay. Ayan po ang aking mga saluyot kay Dami, diba? Kasi hinagis ko po dyan yung mga bunga ng aking mga saluyot at yung iba ay nalalaglag din. So kapag lumaki-laki na yan, bubunutin ko na lang yan at ihalo ko na naman sa talbos ng sitaw at saka sa alugbati. Ayan. Babawasan ko kasi magsiksika naman po yan eh kapag ano, hindi sila lalaki. Kaya kailangan mabawasan, igugulay. So diba, enjoy lang. At hanggang dito na lang po muna tayo sa ngayon. At maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsubaybay at sa pagsama sa akin hanggang sa matapos ang aking video, hanggang sa susunod ko pong vlog. At samahan po ninyo ako ulit sa aking update sa aking rooftop garden. At kapag bago po kayo dito sa aking channel, please like and subscribe and click the notification bell. Hanggang sa susunod, maraming salamat po. Bye-bye! Oh,